Kumusta mga kabarangay? Last day of the elimination. Do or die game para sa mga kabarangay. At ang must win game para hawak pa nga din nila ang kanilang kapalaran sa pagpasok sa quarterfinals. Dagdag problema pa at hindi nga makakalaro si Scotty dahil sa safety protocols. At si Japet na meron ding MCL sprain. Pero activated na nga si Jepchan at makakalaro siya sa game na ito. Bukod pa dito ay sinabi din ni Coach Tim na questionable din sa game si Stanley Pringle na main point getter ng Ginebra dahil sa bone bruises sa kanyang tuhod. Ngunit mukhang lalaro pa din naman si Stanley kahit sa injury nito. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, click mo muna yung subscribe button at notification icon para updated ka sa bago at susunod ko pa mga video. First quarter, Ginebra versus Meralco. Bong Quinto opened the game with a dunk galing sa steal on a passing lane. Medyo lousy nga ang pasa na yun kaya na-anticipate ni Quinto. Sinundan ni Bello at Maliksi from fast break. 10-0 run ang score lamang Meralco. Unang nakascore naman ang Hineb sa backdoor pass ni Sistan papunta kay Pringle for easy lay-in. Next ball possession, steal ni Pringle. At all the way na, sumabay pa si Newsom sa napakagandang drive at wrap around na ito ni Pringle. At sinundan pa ito ni Pringle ng 14-7 ang score. 2-pointer din score ni Sistan pero binawi din nga agad ni Pasaol ito ng 3, nakakapasok lang sa laro. Halos si Sistan at Pringle nga lang gumagawa sa scoring para sa Ineba sa puntong ito. Ang score ay 20-15 lamang ang Meralco. Ang magic bunot nga din sana ng Team Cone at pinasok nga ang kanilang rookie na si Enrique sa game pero halos wala din nga masyadong nagawa siya. Sa puntong ito, mainit na sa 13 pa sa all na meron ng 3 threes. Natapos ang first quarter na 23-15 ang score, lamang ng 8 ang balls. Second quarter, turnover ulit ang Ginebra at umiscore ulit sa pa sa all na meron ng 11 points. Nag mid-range shoot din si Dillinger, pasok. Pero sinagot din agad ni Baclaw, 29-17 ang score. Nag-drive naman si Mariano sa baseline for a reverse layup, babaang lamang sa 10. Dito sa instance na ito, quick first step drive ni Pringle, sumabay si Almasan, pasok. Pero talong-talo nga ang Ginebra sa bench scoring, tapos kitang-kita din ang interior defense ni Almasan, nang palpalin niya si Sistan at nag-lead sa fast break, 36-21 ang score. Sa puntong ito, quick burst of 5 points para kay LA at sumama na din siya sa scoring para sa mga kabarangay. Pero kitang-kita nga ang advantage ng mga players ng Meralco nang pinupostehan nila si LA sa possession na ito. Halos sa Meralco nga ang advantage ng rebounding at second chance points. Tapos parang ang dali pa ng scoring para sa kanila. Habang sa Ginebra ay hirap na hirap silang ipasok ang mga threes. Patapos na ang quarter at naka-offensive rebounds pa si Jepchan at naka-score. Natapos ang first quarter sa score na 47-32, lamang ng 15 ang Meralco. Kitang-kita dito sa stat board kung saan halos dominated nga ng Meralco ang rebound at second chance points. Third quarter, nag-fast break, score ni Newsom pero binawian naman ni LA sa kabila ng floater. Dito sa quarter na ito, umiinit ang Ginebra at naibaba ang lamang sa 8. 50-42 ang score. Stanley Pringle nag-tres, umapoy na at meron ng 16 points sa puntong ito. 13-5 run ang Ginebra at nangangalampag na nga ang mga kabarangay. Pero grabe talaga ang offensive rebounding ng Meralco. Dito nangalabaw si Sistan at wala nangang nagawa si Almasan kundi i-foul siya plus free throw. 54-49 ang score. Natapos ang third quarter with impressive run ng Ginebra down by 4. 55-51 ang score. Punta tayo sa 4th quarter, Karam nag-drive, balik ang lamang sa 6, tapos nag-turnover ulit ang Ginebra. Bumawi si Joe ng quick turnaround shot pero talong-talo talaga ang Ginebra sa offensive rebound. Halatang-halatang pagkawala ni Japet at ni Scotty na sana'y nakakatulong sa rebounding department. Jeff siya nag-tres, pasok, at inside score din ni Sistan, 65-58 ang score. Bumawi si Bello nang binalik sa 10 ang lamang sa kanyang 3. 5 minutes na lang ang natitirang minuto sa laro. Dinagdagan pa ni Newsom ng 3 pero binawi ni Pringle. 77-63 ang score, 2 minutes remaining sa laro. Sa puntong ito, halos nawala na ng gana ang Ginebra sa depensa pero
tinatry pa din makipagkaldagan dito si Stan. After nito, nilabas na siya ni Team Cone at pinasok na nga ang mga bench player nila at tanda ng white flag para sa Ynebra. Natapos ang game na 79-66, panalo ang Merato. Yan lang mga Cubs, salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat at magandang buhay, kabarangay!